kasi bahagi rin ito ng Early Childhood Care and Development, which is a program also of MSSD. At concerned din po natin yung mga areas na walang daycare centers. So we're very happy na si BRAC ay meron din pong initiative to set up a play lab na tinatawag, which is also parang equivalent to that facility that we want in every barangay ay meron. So ang kwento nga po dito ay hindi lang mga taga Talayan ang pumupunta, hindi lang taga Lanting ang pumupunta, kung hindi may iba pang galing sa ibang munisipyo. Ibig sabihin talagang may kakulangan tayo sa mga facilities. Lahat ng mga gawain dito, lagi ka magsunod sa utos ng mga maestro. Lahat ng mga magulang, magtulong-tulungan. Lahat ng mga ginasabi ng mga guro, nag-utos nila, magsunod. Masayang-masaya kasi nag-aaral ang mga bata. Palaging masaya kasi may ginawa na play lab center para may kaalaman ng mga anak. Masaya, palaging masaya kasi maraming mga kaibigan ang mga anak ko. Yung storytelling, yung pag-awit, pag doon sa loob, nag-grouping kami na para bawat isa may ginagawa na ganito. Tapos yung pinapalaro sila sa loob, sir. Yung mga bata na dapat gawin sa kanila, sir, yung bigyan sila ng attention, kung ano ang gusto nila bigay sa kanila, yung mga ano lang yun, sir, yung katulad ng mga toys na gagamitin, doon magawa kami ng mga toys na bawat grupo may activity, yun siya, sir. Tapos yung minsan pinapalabas sila dito sa playground, maglaro sila katulad ng sa tubig, may tayo dyan po sa, na pwede nilang laruan. Tapos may mga fun, may mga duyan na pwede daw sila palaruin dyan. Tapos storytelling, ipa-storytelling sila, sir. Bagong project ng BRAC Philippines dito sa BARM. Kasi yung pangarap talaga namin, nagsimula kami dun sa alternative delivery model ng education, pero gusto naming mas mapalalim at mas maging buo yung aming support sa mga development projects sa BARM. So yung PlayLab po ay flagship program ng BRAC International under our ECD program or Early Child Development Program. So yung PlayLab, first time na ipapilot namin sa Philippines. So yung target po nito ay 3 to 4 years old or under 5 years old. In our other programs, it's 3 to 5. Kasi nga, yung approach ng PlayLab, pag dinala mo na siya sa Pilipinas, dapat i-contextualize siya sa kung ano yung existing program ng Philippine government. So, under the Ministry of Social Services and Development, yung target ng mga bata, ng daycare center or yung supervised neighborhood play ay between 3 to 4 years old. So kaya yung PlayLab Center, Learning Center, ay kinontextualize namin dun sa programa ng MSSD. So there will be 15 pilot sites for setting up PlayLab Learning Centers across the BARM. Dahil po, gusto natin lahat ng bata sa bawat barangay, tulad ng nakalagay po sa batas,
merong mapupuntahang sentro, no? Even home-based centers nga, okay din sa amin. Pero in some cases, hindi yun natutugunan ng local government unit, yung pag-set up ng structure. So, sa ganitong paraan na merong BRAC, may MSSD, may barangay, may munisipyo, welcome na welcome pong development ito kasi maaaring hindi kakayanin ng isang institusyon. Pero together, nakapagpatayo po ang MSSD ng sa tulong din ng barangay, yung toilet facility. So yung building naman po ay galing sa BRAC yung bubong, but all the others mukhang nanggaling na sa barangay. Pati po yung labor ay galing din po sa komunidad. Yung parents, kailangan mag-ano din yung parents nila na magsama dito para ma-develop yung mga kakayahan ng mga bata ba. Saya ako sir kasi taga rito rin ako na ako ang napili nilang PLELAB na para sa komunidad namin, para sa center namin na ito. Masaya ako sir na ako ang napili nila sir. Nung bata ako, kinder pa lang man sir. Wala pa ito sir. So actually, ganitong mga project na tumarating dito sa amin, lubos kaming nagpapasalamat sapagkat napakarami pa sa ating mga bata na nangangailangan ng ganitong mga facility para at least sa murang edad. Ng mga bata. So dito, simula pa lang, actually dito sa Karanasan sa Lanting, simula pa nung ini-introduce pa yung modelo ng PLELAB. So nag-co-design na ano ba yung magandang mga play materials, no? Na contextualized dun sa kultura at sa kung ano yung available na resources in the community. So kaya kung makikita mo yung mga playground, yung outdoor facilities. So yung mga parents din mismo at several members of the barangay, sila yung tumulong nag-contribute ng ideas kung ano yung dapat na mga play materials. Sakop po ito ng Cab Omar dati. So hindi ko lang alam kung ano, brother ba or ano ngayon. Pero ang sa ano kasi ngayon sir is dito muna ako nakafocus sa barangay. Yes. Opo, napakaraking bagay sa mga bata itong PLELAB center na nagawa galing sa BRAC. Ito po, kagaya ng sabi mo sir, dati ang mga batang nakikita nila is mga hindi pangkaraniwang ano. Ngayon, na ang nakikita nila una laruan, ang mga bata nakapaglaro na sila. So, pag abot na sila ng grade 5 is 5 years, so mag-kinder na sila. Dito na sila namutlahanan nila ang kung paano sila may dukit. So, kagaya ng sabi ko sir, sobra kami nagpapasalamat. Napakalaking bagay itong proyekto na ito sa amin. Hindi lang sa akin, lalo na sa mga community, sa mga bata. Napakalaking bagay na mayroong kaming learning center. Ito naman, PLELAB na. So, malaking bagay ito sa community dito sa barangay ko. Na makatulong talaga dun sa positive na development ng Bangsamoro region. Kaya nga, kung makikita mo, yung choice, selection ng community ay nakatutok talaga dun, nakatarget dun sa mga geographically isolated, disadvantaged, and conflict areas. Itong Lanting, it's a mixed community of Tidorais at saka Maguindanao. Pero makikita mo yung harmoniously now na yung interaction, no, ng Tidoray, Maguindanao,
And I think itong school na ano na setting, ito yung isang magandang ano halimbawa na kung saan ang mga parents, parang nawawala na yung division na ikaw ako, ikaw ay ano, ikaw ay Tiduray, ako ay Maguindanao. I think ito yung ano, ito yung magandang environment na para sa mga bata, no, na maging masaya, matuto ng sa isang masayang environment na walang ano, na hindi sila nababahala sa mga conflict or kaguluhan. So sana kung nagkaroon man ng mga ganong sitwasyon noong panahon ng gera, gusto po natin ay manormalize talaga yung, hindi lang yung combatants eh, kung hindi yung komunidad. So I think bahagi ito ng ganong proseso.